Journalism, one of the significant agents to amplify change in society. It keeps every citizen more functional to balance facts from trolls. It upholds dignity of information as deemed relevant and necessary. With its main aim to uphold the freedom of expression, today's present situation may have constantly challenged how we share, interpret, and promote values. With the onset of the COVID-19 pandemic, the campus journalism has also been affected. Learners thrive indifferently where the four corners of the classroom were no longer functional for them. It is as if that freedom of expression we have been pursuing for many years is uncertain this time. For 2 years, the campus journalism battled with its purpose, encouraging learners to become the active participants to exemplify their skills and wit was one of its greatest challenges. Despite this, we are still trying our best to be more than what we can exhibit. Now that I'm part of the campus journalism, I believe the biggest challenge I need to face is my responsibilities. Being a student, daughter, and journalist at the same time is a lot of work, but in order to do this at once, time management is the key. Ever since naman, ang nagiging challenge lang ay ang time management dahil may iba't ibang responsibility tayo na ginagampanan sa ating bahay, sa ating buhay, at lalo na sa ating pag-aaral. At kailangan natin itong balansihin kung kaya't sa pagsabay sa pag-journalist ay talaga nga namang naging mahirap at naging pagsubok ito para sa atin. Kaya ang challenge lang dito ay ang time management. It was really a challenge for every campus journalist to amplify their pens. The platform which they have set forth in print style in schools is compromised. Diversion was one way to recreate once more another phase of campus journalism. Digital means is one of the fastest growing and engaging platforms that we can resort to. In fact, years ago, the different online platforms were already a monopoly ground for Rappler, Manila Times, Manila Bulletin, GMA News, ABS-CBN News, Philippine Daily Inquirer, and other big media. To date, different channels, accounts, and pages are already swaying the rules of information. Good or bad, functional or non-functional, relevant or irrelevant, threatening or non-threatening, which may result to varying purposes, roles, and impacts. The journey of every campus journalist in the new normal may be extraordinary. It was not the usual attendance to elimination inside a classroom, but more of online engagements. This is how campus journalists imbibe the willingness they set for their development. Going digital is really the name of the game. The school's division office of Cagayan recreated different platforms of training to expose school paper advisors and learners. Virtual events took off the arena. Learning takeaways were merely a virtual experience. With these solutions given, SDO Cagayan did not only value the presence of journalism, but it also strengthened information as powerful as it can. In fact, schools were given opportunities to create their Facebook pages and make it a venue of sharing factual, relevant, and value-laden information. School information coordinators were given inclusive and exclusive development programs for them to realize the mechanism of information, defined to integrate values for its clients. This has become a tool to allow campus journalists to exhibit their ideas and replicate information on widely used platforms. The machinery of campus journalism among schools has taken to new levels. Learners have been involved to many advocacy-driven activities like creating documentaries, posting photos of tree planting activities, uploading video-based outputs, whether to inform or to entertain. The flexible use of the different platforms is an opportunity in campus journalism.
learners were given great venue to become agents of information. Many advocacies were laid into their hands. By merely posting and sharing information on Facebook, they were empowered to make people act. The onslaught of Typhoon Ulysses in Cagayan made the youth to create their respective groups to help the casualties. Even the latest Typhoon Marine, the 10 outstanding students of the Philippines initiated the movement of funding sources for the people of Gonzaga, Santa Teresita, and Gataran. These were movements where campus journalists made their best to influence and find ways to help. Through different platforms, learners were able to perform precautionary measures on performing the duck, cover, and hold whenever there are calamities like earthquake. This was made possible even in their respective homes. Vlogs have also been the best way for learners to express themselves, update on their daily routines, and advocate on helpful matters to solve issues, and even share issues worthy of discussions. See? Campus journalism made its way better this time. It's just a matter of providing opportunities for learners to make them grow and live with the true purpose of campus journalism. Natuto ako ngayong pandemya sa pamamagitan ng pakikisali sa mga online trainings, pagbabasa ng mga impormasyon tungkol sa aking isinusulat. Unti-unti ko namang nagugustuhan ang campus journalism dahil nahahasa nito ang aking mga kakayahan at nalagdagan nito ang aking kaalaman, lalo na sa mga isyong nangyayari sa ating paligid. Alam kong dapat akong makibahagi sa mga pangangailangan sa kalikasan. Dahil ako ay Pilipino, kaya dapat akong makialam para sa kabubuti ng ating bansa. Values. This is where we make roots to grow our campus journalism. The Filipino core values are actually the best end product of journalism if we truly imbibe it in our learners. We all have the means to make it happen. Campus journalism is just the best means to bring out the best values in every campus journalist. After all, the youth will take our places and the generation will flourish even without us existing in the norms. But the legacy of instilling great values will always make a difference. The stories of our campus journalists will forever inspire us and the community. Their values will always echo in the world. I am June Clifford Mape, and I stand with campus journalism.
Ayan, so magandang gabi po sa ating lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat ako no sa opportunity na ibinigay ninyo sa atin ngayon. Okay, sa bawat isa sa atin sa paglalaan ninyo ng oras upang sa gayon ay magkaroon tayo ng tawag nito ng productive na discussion sa papag-usapan natin ngayong gabi. And this is actually a pre-recorded video. Nagkaroon ako kanina ng dry run, kaninang umaga, kaninang hapon. And nakita ko na isa sa magiging problema talaga natin ngayon would be the signal. Kaya minabuti ko na gawing recorded itong part ng lecture para doon sa comment sections, if you have questions, ang gagawin ko na lamang po ay magko-comment kung meron kayong mga katanungan, mga clarifications. So, ang hinihiling ko lamang po sa inyo ngayon is just to share this live video, share this live stream, okay, by our YouTube channel. And with that, guys, I'm so happy to inform you na we have hit a certain threshold in our YouTube channel, and hopefully, malapit na po nating ma-hit yung matagal na nating gustong i-hit pagdating sa i-hit kay YouTube, no? So, muli maraming salamat sa inyong suporta na binibigay, lalo na sa inyong panonood sa mga contents natin, no? So, campus journalism vlog. For many reasons, alam ko na, sabi ko nga kanina, bago sa inyo ang konsepto na ito. So, I hope na mabigyan natin ng hustisya. Alright. So, sabi dito, for our session guides, we will be looking into the following concepts, no? Una, yung characteristics ng journalism vlog. Pangalawa would be on the purposes of journalism vlog. Pangatlo will be the suggested materials for vlogging. Pangapat, the important elements in vlog. Panglima, yung mga powerful websites and links to get free tools. Then, we'll be showing you also yung mga vlog samples natin. And then, creating a structure and a script. Mahalaga yan kasi yan yung magiging puso nung vlog na gagawin natin. Sorry. I'm just enjoying the coffee. And yung importance ng paggamit ng introduction and extroduction is spells. Alright. So, sabi dito, vlog is short for video blog or vlog, which means it is in video form. No? So, let's think of it as your own little TV show or channel. Yan. Only it's on the web. So, produced by you sa atin. Presumably, starring or you or maybe your super cute pet. There are a number of platforms where you can create a vlogging channel and publish video content. So, basically, alam naman natin na ang vlog talaga, it's video in format. Pero sabi nga natin before, pagbabasahan natin ang history ng vlogging, nagsimula naman talaga yan sa vlog. So, pagsusulat. So, log. Paglilista. And pag sinabi namin paglilista, di ba, pag halimbawa, bibili ka sa palengke, o di ba, maglilista ka ano yung mga kailangan mong gawin, ay anong mga kailangan mong bilhin, mga ganyan. So, ganun yung konsepto na pinapakita ni vlog. Only that, it's in video format. So, actually, ang based on the lecture na
binigay sa amin noon, the first ever recorded form of vlog is about travels. So yung activity talaga ng tao ang fini-feature sa vlog. Pero ngayon kasi ang dami ng mga types or forms of vlog na na-feature sa iba't ibang channels. Kaya nagkakaroon siya ng mas malawak na forma. But basically, nag-start talaga siya in a form of a travel vlog. So there was this group of people, I don't know if I'm not mistaken, parang group of Americans, something like that. Basta mga foreigners or basta ganun. And they don't know how to make memories out of their travels. So nag-start lang talaga din sila sa pagbi-video, then doon na nag-start na yung konsepto ng vlogging. So kaya siya tinawag na vlog. But basically it started in a written format and na-convert siya lang siya sa video. Especially now na alam naman natin with the advancement of technology ay ito na yung pinakabagong trend. Ito na yung trend kung saan mas nagiging engaged yung mga tao. It's because there are a lot of platforms na pwede nilang na pwedeng pagkuhanan or pwedeng maging channel to express their ideas, to share their life, you know, to make stories. And there are actually a lot of channels out there, lalo na sa YouTube, lalo na sa Facebook, that allows us to engage in these platforms or in the different contents of vlog. Hello. So yan, based from the definition, meron tayong tatlo na nakuhang concept doon, no? Una, yung vlog, sabi ko nga paglilista, then the video itself because it's vlogging, kaya siya tinawag na vlog. And of course, the content. Mahalaga yung mga tatlong ito, it's because you will be accounting the different styles later on how are you going to make lists or the plan in writing your vlog. So hindi lang po siya magiging basta ay hello guys, dito kami ngayon. No. That kind of vlog is not actually the concept na tinutukoy natin pagdating sa journalism vlog. Okay? And yon, dun papasok kung paano tayo magiging content wise in order for us to get into the purpose of journalism in campus journalism vlog. Alright? So narito yung iba't ibang mga forms ng content na ginagawa pagdating sa vlogging. Una, yung food vlog. O, diba? Aware naman tayo dito, no, na most of the time, ito yung pinaka-trending din sa ngayon na mas maraming tumatangkilik sa mga ganitong klase ng vlog. Na it's more of sharing how they cook something, no? And also yung pag-mukbang, no? Yung mabilis na pag-ubos ng maramihang pagkain. So, a lot of food vlogs are really on the internet. Okay? And next one is yon, sabi ko kanina, yung travel vlog. So that is another form of vlog na kung saan ang fini-feature naman dito ay kung ano yung place na pinupuntahan ng isang tao, ng group of people. Okay? So importante na maintindihan natin na ang travel vlog is something like featuring a certain place that gives these people an experience, no? And of course, nai-incorporate din naman dito yung mga cultures, mga traditions, yung mga beliefs, yung mga pagkain, kasuotan na pwedeng ma-encounter ng mga travelers who are doing their travel vlogs. Okay? Then, the next one is also an interview vlog. Ah! So, pwede palang interview na maging form of vlog. Actually, yes. Kasi, may mga channels talaga na purely on this one. Halimbawa, kay Tony Gonzaga, di ba? Kay Boy Abunda. Sino pa? Si Ogie Diaz, no? Ogie Diaz ba? Ah, yeah. Si siya. So, more of interview vlog sila. And people are sharing kung sino yung mga ini-interview nila. They are sharing their experiences, their thoughts, their ideas, their stand on a certain issue. But most of the time, it's their personal sets, di ba? Personal presets, personal lives. Okay. Next one is the tutorial vlog. Yan, marami yan, di ba? Paano gumawa ng mga paano mag-accomplish ng mga Google Forms? Paano magluto? Yan, tutorial vlogs din ang mga yan. Paano magkumpuni ng mga sirang kagamitan? Ano pa? Paano
paano magkumpuni, basta sa sobrang dami, ah, di ba? Pag na-virus ang laptop, pag nasira ang cellphone, paano gagawin, di ba? A lot of tutorial vlogs are also present in the internet na kung saan tinuturoan tayo on how to do things, di ba? In kapag hindi natin ma-resolve ang problema. Actually, isa ito sa pinaka tinatangkilik ko na form of vlog kasi kasi nga tinuturo sa iyo yung step by step kung paano i-resolve yung issue. Lalo na madalas sa laptop, sa cellphone ako. Doon ako madalas, talagang yun ang sinesearch ko pag nagle-layout ako ng isang newspaper, pag nag-edit ng mga photos, yan. Madalas ako talaga sa tutorial vlogs and a lot of contents are present in the internet. Okay? And the next one, ito yung sa pinaka-paborito ko. It's documentary. Na kung saan hindi lang siya basta na pagko-conceptualize ng isang vlog. Pero ang documentary is more of tackling a certain issue, a certain subject na kung saan may kinalaman ang community, no, may kinalaman ang government, mga ganun. And dito madalas ang napapansin ko it's more of an investigative journalism, no? Yung malalimang pagtalakay or pagtukoy sa issue, no? Kung may resolution ba sa issue or wala. So, ito, documentary. And most of the time sa documentary, yun nga, sabi ko mga single subjects, single issues, kung saan hinihimay, no? So, halos ito ay combination ng maraming forms of vlog. Okay. Next one is informative vlog. Sa akin kasi, parang ang informative vlog na kasi it's more of a structured content. Halimbawa, pagtuturo ng grammar, ng literature, ng mathematics. So, it's already more of the informative part, no? It's formal and sometimes entertaining, depende sa structure. But basically, ang pinaka-purpose niya is magbigay ng information. Okay? Next, musical vlogs. Marami yan, di ba? Lalo na sa mga lumalabas na mga music, mga bagong music na ginagawa nila ng video interpretation, musical vlogs. So, marami yan. Okay? Yan. So, next are, ano nga ba, based on sa mga contents or forms of vlogs na tinukoy ko kanina, marami talaga tayong makikita ng mga characteristics doon. Okay? Una, it's potentially influential because of an advocacy. Okay? So, eto na, kapag pag pinag-uusapan na po kasi natin ang journalism vlog, hindi na po siya parang prank lang, hindi ganon. Okay? So, kailangan, sa journalism vlog, kailangan ang tinutumbok mo dito, it's that meron, you are trying to make an influence because you have an advocacy. Ano ba yung isinusulong mo? Ano ba yung gusto mong i-resolve na issue? Ano ba yung gusto mong ilabas na information that has something to do with the benefit of your viewers or of the community kung saan naganap or ginawa yung vlog. Okay? Then, informative but offers entertainment. Si journalism vlog, hindi lang naman siya dapat seryoso lang. Okay? It's always conversational, it's also informal, pero yung structure niya is hindi dapat nakasentro lang sa kung ano yung information na pwedeng makuha ng tao. Okay? Ang pinaka-main, sabi ko nga kanina, it's more of experiences. So, ito dapat yung tinitingnan natin kapag gumagawa tayo ng isang journalism vlog content na andun yung informative part, pero dapat yung experience pa rin ng mga tao, yun pa rin yung number one na naka-focus pagdating sa paggawa ng content. Okay? Next one, presents issues, ito na yung angling, and closures or solutions. Okay? So, when you write or when you create a content for vlogging, kailangan meron ka pa rin single issue na tinatalakay. Okay? It's not just, oh, hello guys, we're here today in our school for the event, like this, and like that. Sorry po ha, pero parang anong purpose? Di ba? Anong purpose ng pagbablog mo na ganun? Okay? Bigyan mo ng buhay, like, doon ba sa event na yon
ano yung pinaka-significant na nangyari? Doon mo isentro yung issue. Halimbawa, Brigada Eskwela, okay? So instead of just trying to make videos ng mga nagwo-work sa school, why not kumuha ka ng isang angulo na ano yung sakripisyo na ginawa ng mga group of volunteers, sabihin na lang natin mga parents, para makapag-attend or makapag-join sa Brigada Eskwela. So that's already a single issue na pwede mong i-feature sa vlog mo. Okay? So, mahalaga na kapag journalism vlog ang pinag-uusapan natin, magkaroon ka ng center, magkaroon ka ng angle, so that doon mo hihimayin yung mga issue ngayon na pwede mong talakayin. Okay? Then, of course, sabi natin, meron siyang closures or solutions. Okay? Conclusions and a lot more. At the end of your vlog, dapat doon mo ipasok yung ano ba yung pinaka-standpoint? What's your advocacy for doing the vlog? Like, you can make interview doon sa pinaka-last part, or you can have people to do the commitment, no? Para nang sa gayon ay kung meron man yung problema na yun at hindi na resolve, ano yung gagawin ng mga taong concerned doon sa issue na yun? Okay? Again, pag pinag-uusapan po natin ang issue or angle, hindi lang naman about sa mayroong problema. Ano yung significant? Okay? So, please po, huwag tayong malito doon sa kung baka issue ay problem lang dapat ang ilabas natin. Hindi. Ano yung significant thing na pwedeng matutunan ng mga tao doon sa content na gagawin mo? Okay? Next one, it conforms to journalism standards. Of course, journalism vlog is still journalism itself. Kaya dapat po, we fact check, okay? We look at how we present details na hindi tayo bias, okay? The next one, it uses short and powerful conceptualization to create a content. Kung mapapansin nyo, no, ang pinaka-trend, ito ha, pansin lang naman natin, ang pinaka-trend pagdating sa vlogging ngayon is mga short videos na. I mean, hindi madalas ang tao manood ng mga long videos. It's more of the short videos sa Facebook Reels, 'di ba? Doon na lang sa Facebook Reels, sobrang liliit ng mga sobrang yung span ng videos na kini-create. So hindi siya masyadong naka-focus dun sa mga long videos. So, journalism vlog can be short as it may seem. Pwede rin long, depende kung ano yung klase ng concept na gusto mong ibigyang pansin. Pero, mas maganda, since we are already, alam mo nyo na, yung attention ng mga tao madalas pag nanonood ng mga vlogs is not that, ano, hindi siya ganun ka-consistent, lalo na pag hindi mo makukuha yung interest nila. Diba? Pansin ninyo, Nas Daily. Nas Daily is popular in creating 1-minute vlogs, no? 1-minute content. And doon sa 1-minute na yon, punong-puno na agad siya ng mga information. So natapos ang video, 1 minute, pero boom, iba yung atake, iba yung impact. So yun yung ginugol natin, okay? One also project Nightfall. Mostly ng kanyang vlogs are 6, may mga 10. Pero meron siyang, kung papansin niyo yung mga videos niya, meron siyang certain part dun sa script na kung saan hindi niya muna sasabihin yung parang meron siyang mystery thing. Ganun, binibigyan na ng misteryo yung isang bagay, yung issue na gusto niyang talakayin. Then, saka niya i-reveal sa huli. So, parang that's one way, parang clickbait yung dating niya, no? Na wag ka muna mag-skip kasi malalaman mo sa bandang huli kung bakit nagkaganyan siya. Ganyan. So, yun, that's one technique. Okay? So, next one, it's, sabi dito, it's focuses on experiences to record activities. Yan. So, kailangan, if you want to account or if you want to make something, clarification or explanation about an issue, make sure na ang content mo, it focuses on experiences talaga. Like, dun sa activity na yun, sa Brigada Eskwela, sino ba yung mga parents doon na mga four-piece? Like, ano ba yung masasabi nila na
for 2 years ay hindi na sila ay meron ng face-to-face classes. So ano yung reaction nila tungkol doon? Okay, so mga 4 P's. So pwede mong kunin yung experiences nila doon. Okay, sige. Alright, parang ano tayo ha? Okay pa ba kayo? I hope na you all guys are still with me. Alright, mag-comment naman po kayo ng 1 or sabihin natin hashtag journalism vlog or hashtag vlogger ako para po ma-check natin na active pa rin tayo lahat dyan. Okay? Pwede rin po kayo magpa-shoutout. Pwede rin po kayo magbigay ng GCash. Yan. Yung anak ko, humihiyaw na. But anyway, yan. Dito tayo sa bahay eh. Kaya, it's experiences. Diba? Alright, so patuloy tayo. Ayan. So, ano nga ba yung mga purposes ng journalism vlog? Okay? Una, yan. Number 1 po talaga dyan ang to inform. Basically, we are making a vlog. It's because there is an information that the people needs to know or need to know. Okay? Need to learn from us. Like, ano bang nangyari dun sa inauguration? Ano bang meron sa Brigada Eskwela nyo? Bakit significant yan? Anong meron noong Oplan Balik Eskwela? Bakit significant yan? Okay? Next one, persuade. Okay? Yung angle mo or yung issue na gusto mong palamasin, ano ba yung magiging say ng tao doon? Like, is it worth watching? Diba? So, how are you going to encourage people base doon sa content mo para maniwala sila na, yung vlogger na to, meron siyang stand. Na hindi lang siya basa-basa nagva-vlog lang. But there's a point why he's doing it. Okay? But there's a point why he needs to make that issue stand out or make that issue known by the public. So, importante po yun sa vlog. And, I'd like also to point out na mahalaga dito na yung purpose po natin sa pagbablog is not just para lang magkaroon ng maraming viewers. Hindi po yun. Okay? Para lang magkaroon ng maraming shares. Hindi naman po yun. We make sure that the content we are doing would actually impact kung hindi naman buong mundo or buong Pilipinas, at least the community, the school kung saan yun ginawa. Okay? Kung saan yun ni-record, kung saan yun na-create. So, make sure na mabigyan natin ng hustisya yung vlog natin as a form to persuade our viewers later on. Okay? So, wag siguro ganito na lang. Wag nating i-pressure yung sarili natin na, pag ipopost ko ba to may manonood? Hindi po sana ganun. Just do what you think is good for your vlog. Hindi mahalaga na dapat maraming viewers and everything. Pupunta rin tayo doon. If we really are true or authentic with what we are posting in our vlogs, darating din tayo doon sa point na magkakaroon tayo ng mga ganung viewers. So ang tawag natin doon, at least organic, no? Hindi tayo namimilit and everything. Okay? Third one, it's yan. Importante po na ang vlog natin, the main aim of our vlog should also focus on our advocacy. What are we advocating? Ano bang purpose natin? After nilang mapanood yung vlog, dapat ba sundin na nila yung batas? Dapat ba mag-uniform na yung mga mag-aaral? Like, hindi kasi tayo, sa vlog kasi, hindi tayo yung parang galit na pasunodin ang mga tao. Diba? Hindi siya parang column writing na dapat yung opinion mo dapat sundin. Hindi. We make it sure that our advocacy will help people question a certain issue, will help people decide on themselves kung ano ba yung mas mahalaga. Okay? So, in the advocacy part, alam dapat natin that at the end of the day, at the end of the time na mapanood nila yung video natin, we make it sure na hindi na tawagin to na yung decision ng tao is nasa kanila na yon. Like, hindi natin kokontrolin yon. We will just give them the idea kung bakit mo create or bakit natin create yung vlog na yon. Okay? We just don't make senseless vlogs here. But we make sure na yung vlog natin would allow people reflect on their
activities, yung ugali nila, yung practices nila, okay? In that way, ma-encourage natin sila to join in our advocacy. Di ba parang ito ngayon parang ano, parang sa sikat na K-pop group na BTS na hindi naman parang yung group nila have allowed a lot of Filipinos to do charity works. So influence. Kasi in some points may advocacy naman yung mga kanta nila. Eh, parang ganun. So hindi lang tayo basta-basta vlogger dito. Okay? We are content writer, we are influencers, okay? And yung level natin dapat it focuses on the benefits of the community doon sa mga target audience natin. And you know, at the end of the day, we should inspire them kasi importante 'yun sa ating vlog, okay? All right, sige. Next, to sum it up, yung purposes natin, yan. We entertain, okay, with a cause. That's the advocacy. We make it sure that at the end of our vlog, merong matututunan yung tao for them to reflect, for them to contemplate, okay? So, yun po. So, this time, I'd like you to watch this video about our yung ginawa namin na advocacy video on safe schools. So this is actually a piece na kung saan dinedicate namin sa PNP. And tingnan niyo yung flow ng idea na pinalabas namin dito sa video na ito. Let's watch this. Kaagapay sa anumang laban. Kasangga sa lahat ng panahon. Kaibigan sa bawat pagkakataon. Sa aming munting paaralan, batid ng Rebecca National High School ang mahalagang papel ng Philippine National Police sa pagsusulong ng kaayusan at kapayapaan. Sila ang katuwang ng kagawaran ng edukasyon sa mga adhikain at advokasya upang maisulong ang mga programa para sa mga mag-aaral. Sa aktibong pakikiisa ng PNP sa paaralan, mas nararamdaman ng mga mag-aaral ang iisang layunin ng kapulisan para sa kaligtasan ng lahat. Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Sa PNP, sigurado tayo. Nagsisilbing inspirasyon si PNP para sa isang disiplinadong mag-aaral. Ako ay disiplinado. Ako ay disiplinado. Ako ay disiplinado. Kami ay disiplinado. Para sa isang mag-aaral na umaasa sa mga positibong bagay sa buhay. No hate, just love. No hate, just love. Para sa isang mag-aaral na nais ng kapayapaan. Let's promote peace. Para sa isang mag-aaral na makapag-aral ng mapayapa at nangangarap para sa magandang bukas. Payapa ang pamayanan kung lahat ay nagtutulungan. Para sa isang mag-aaral na may layuning makiisa sa buong kapulisan. Maging responsabling miyembro ng lipunan. Ikaw. Ako. 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 Ko. Ako. Tayo. May magagawa para sa magandang buhay. Mapayapang lipunan. Ligtas na paaralan. At kung ligtas ang paaralan, ligtas ang ating lipunan.
Ayun. So, yun po yung video advocacy namin na ginawa ng content is centered on the PNP, the role of PNP in securing peace and order in schools. So, may mga... Actually, wala na kaming time dito na gumawa noon, but binigyan na talaga namin ng kung ano yung mga meron kami na mga videos before na pwede namin i-feature ang PNP, ay yun na yung ginamit namin. But nonetheless, feeling naman namin, nakuha namin yung concept na gusto namin iparating, no, dedicated to our PNP. So, sa mga kapulisan dyan, mabuhay po kayo. Okay. So, the next one naman, it's on the journalism in the new normal. It's actually a piece na ginawa ng aming student na nanalo, that was Reister, during the Division Schools press conference. So medyo sentimental din yung value ng piece na ito sa aming dalawa. It's because wala kami during the awarding. Pero yun nga, kahit papaano, nabigyan namin yung justice, yung sakripisyo ng bata. So, yun. So, panoorin po natin ito. And ayun, so yun po yung dinig na ba ang padyak ng palaban? Muli na ba ang wawagayway ang bandera ng mga journalismo? Daluyan ng kalaman at impormasyon. Journalismo. Tama kasangga. At kaagapan. Sa pagpapahayag ng katotohanan. Ng may kalayaan. Maraming istorya ang nagsisimula sa simula. Ngunit ang istorya ng pahayagang pangkampus, kaagapay sa paghilom at pagbangon ng sambahayan, ay nagsisimula rito. Nagkaroon kami ng one-to-one mentoring ng aming coach at school-based training workshop for the journalism. I think 2 years is napakahabang panahon na walang ganito, pero I think we're ready. We're all ready. Siguro ang aking struggles papunta rito ay pagsabay ng aming research capstone and pagdi-defense. Ilang naman sa akin dahil kinaya ko naman, nakapag-training naman ng konti. So ayun, good luck na lang. Ang bawat padyak na kasabikan na tila'y di maipaliwanag, talagang nga namang pinaghandaan ng bawat isa upang ipalaganap ang kahalagahan ng pamamahayag sa lahat ng aspeto at layuning ihayag ang buong katotohanan ng may kalayaan. May competition man, ngunit nagkaisa upang sa hangarin ay may palaganap ang katotohanan laban sa mga maling impormasyon. Ito po si Rig Sir Kelvin Sabog para sa Raise Your Voice. Hinihimay, tinatalakay at ginagawang makabuluhan ang mga isyong pinag-usapan ng bayan. And finally, it's official. Yan. Ito naman po yung tungkol sa vlog na ginawa ulit ni Reister na during our inauguration and turnover ceremony last Friday. So, actually, nag-create ako ng team sa mga journalists namin to have a documentation. Merong taga-kuha ng picture, may taga-kuha ng video, may taga-record ng mga speeches. Doon, nakagawa kami ng isang opinion, isang news, isang feature. Naka-layout kami ng mga photo documentations. Yun nga, naka-create pa kami ng vlogs. So, yun. Yun pala, just to give you some tips po sa mga campus journalism advisors na naririto po.
wag po sana nating ito ha, ina-encourage po natin, no. Wag sana nating gino-join yung mga estudyante natin sa school publication para lang po makikontest. Yun kasi madalas, no. Siguro ang encourage natin sa kanila ito, vlogging is one important thing na kailangan nilang ma-sustain pagdating sa journalism kasi satisfying, no? Satisfying na makita mo silang nagsasalita, nakita mo silang gumagawa ng mga ganito. It's digital, no? Makatutulong to sa kanila pag may mga big projects sila later on. At least, 'di ba, yung skill na maituturo natin. So, 'yun lang. Pagsusumamo na wag sana nating gawing konsepto ng campus journalism ang pakikijoin sa contest, but more of how are we going to engage our learners pagdating sa campus journalism. Diyan nila ma-realize later on na may purpose kung bakit sila nasa school publication, na hindi lang basta contest yung kanilang purpose. Although andun na tayo, pero 'di ba, mas satisfying, mas maganda na ang involvement nila is sustainable. So 'yun. So ito naman yung ginawa nila. So 'yun, big accomplishment 'yun sa part ng mga publication staff namin kasi dami nila accomplishments. Naka-create sila ng different types of articles doon pa lang, 'di ba? Alam mo yung engagement talaga nila na feel naman nila maging press ganun. So 'yun. Just an advice. So panoorin po natin ito. Isa na namang masayang araw ang tatatak sa kasaysayan ng Rebecca National High School. Masigabong pagsalubong sa Ama ng Cagayan upang ipagdiwang ang isang napakahalagang kaganapan, ang inauguration. Ilang taon man ang napako ang pangakong pagpapatayo ng magandang gym at paulit-ulit na sinira ng mga nagdaang malalakas na bagyo. Ngunit sa kabaitan at tulong ng Ama ng Lalawigan ay nagkaroon na ng magandang gym ang Rebecca National High School. Kagayan. Pinakamasayang araw na naman sa Rebecca National High School. May kantahan, sayawan at katuwaan. Sa aking mga natunghaya ngayong araw ay pinangunahan ni Governor Mamba, Ama ng Lalawigan, ang inaugurasyon at labis na kasiyahan sa tugtugan ng banda, sayawan ng mga grupo pati ang mga guro. Mga matatamis ng ngiti mula sa mga mag-aral at mga mensaheng may katha at aral. Racer Calvin Sabog, RNHS. Ayon. So, yan. Again, congratulations sa mga students namin, sa mga staff namin for doing a great job sa paggawa ng vlog na ito. Actually, meron pang isa, kaya lang hindi pa niya naipapasa sa akin. So, yun naman yung English. So, this one's Filipino. So, yun. So, kung mapapansin nyo, very short lang yung ginawa namin just to give the very overview of the advocacy that we want to show to the people. Okay? So, yun. Those are the pieces of accomplishments na ginawa namin for the past days. Actually, meron pa kaming ginawa, pero sa teacher's version naman to, yung gumawa kami ng isang vlog on the implementation of the five-day implementation of... vlog about the best practices on the five-day implementation of face-to-face classes. Ayun, medyo nalito tayo. Pero at least, di ba? Okay, so okay pa po ba tayo? May I see some comments?
ng mga insights nila sa mga napanood po na videos. Ano po yung masasabi ninyo? Just to, you know, para lang at least makita natin kung may participation pa po tayo. Remember mga kapatid, meron po mga winners for tonight. Pipili po tayo ng lima. Yan. Ng lima na mananalo ng TIG. Bigay tayo ng tatlo na 50 na load. Yung iba will be, yung dalawa will be 100 pesos worth of load. Oh, ayaw nyo yun? Diba? Nanood ka lang, nanalo ka na ng load. Okay. So, yun. So, pagpatuloy po natin yung ating discussion. Ayan. So, again, ipagpatuloy po natin yung ating discussion, yung ating talakayan. Diba to? Diba? Parang life experiences lang. May kumamot. So, actually, diba, grabe yung ulan natin ngayon. So, sa mga ganitong pagkakataon, pwede rin kayong gumawa ng vlog ninyo. Like, what do? Pagdating sa mga ganitong instances na parang feeling boring, ganyan, walang ginagawa. Okay? So, next would be, the different materials na pwede natin gamitin for vlogging. Yan, una dyan is gimbal or stabilizer. So, this is important po na magkaroon tayo ng ganito kasi it makes our video looks... hindi pala naka-present, sorry. Ito po, number one is yan, gimbal. Yan, gimbal or stabilizer. Actually, I have a new achievement today. Ito yung pinag-ipunan ko talaga. Guys, hindi naman sa pang-ano pero nakaka-proud lang na nag-ipon tayo talaga just for this. Going to show you. Buti na lang na ihabol for tonight. Nakapag-purchase tayo ng Prestigio na gimbal. I'm going to show you kung ano yung tsura niya. Okay, so meron po siyang pabag. Meron po siyang pabag. And ito po siya. Wait lang. Ayan. So,
So at least hindi na ako makikisana all, 'di ba? Ayan. So ito po siya. Oh my god, this is real. Matagal ko na tong inaano. And you know ang magiging advantage niyo pag gumamit po kayo ng ganito. This is good investment kasi hindi lang naman sa pang-personal lang and pang-school lang and everything. Hindi lang siya sa pang-school and kwan. Pero it's more of personal. Maganda siyang personal investment kasi lalo na pag mahilig kayo sa pag-video talaga, gimbal or stabilizer would help you create videos that are not shaking, hindi siya yung gaganyan-ganyan, hindi mabilis yung kanyang transitions. Okay, it helps you control talaga yung direction na gusto mong idalhin sa video mo. So yan, ganyan po yung itsura niya kapag ano. And this is actually nababalance mo rin ito. Pwede mo rin i-change yung perspective nito. May kakalikod, iikot mo lang yan. Ganyan, para ma-change yung ano niya. Then, may mga controllers ka rin dito niya. Controllers. Ang kailangan mo lang dito is, kailangan mo lang po na installan kung ano yung sinuggest doon sa manual na application para mag-connect sila kay gimbal. Pero hindi ko pa yung nagagawa. Pero nagamit ko na siya kanina. Actually, maganda. Maganda siya talagang gamitin. And for the price, ito na yung nakita ko na super original, na super good quality. Sabihin na lang natin high quality na kahit papano hindi siya kamahalan. Yung iba kasi umabot talaga ng, yung iba umabot ng 8,000, may mga 5,000. Ito, halos nabili ko lang ng sale for 3,000. Yan. Pero pinag-ipunan ko talaga to, guys. Hindi lang naman basta-basta na nag-isip lang ako na, gusto ko na to, hindi. Matagal na panahon ko po itong pinag-isipan, kung bibili ba ako or hindi. Pero, yan, achieve natin. If you want to get the link, I'll give you the link ng store. Valid na store po yon. It's actually a online store po yon na super ano talaga. I'll give you the link later on if you wish to send me a message via my page. Sa Estudiantips tips po kayo mag-send, mga kapatid, para masabi ko po kung saan kayo pwedeng bumili ng ganito. Okay? Alright. So, ilagay natin dyan. Display natin yan para feeling pa-proud. Feeling pa-proud tayo, di ba? Okay. Okay, next one is your tripod. Ayan. Siyempre, may tripod din tayo dito. Ayan. I'm going to show you yung tripod natin. Okay. Ito yung klase ng tripod talaga na sayang, hindi ko napakita ng ganun. Ito yung klase ng tripod po natin na of high quality na po. Medyo may kabigatan siya. Tapos, adjustable yung mga ganito niya. Yan. And alam niyo po yung ano, may alternative dito eh. Alam niyo po yung ginagamit sa mga ring light, yun, pwede nyong gamitin yun. Mas magaan pa. Okay? And meron din naman siyang ganito. Meron din naman siyang paglagyan ng ganito. Yan, guys. So, okay lang naman yun. It can still balance yung ating ginagawang video. For some reasons, bakit meron tayong dapat handheld stabilizer and saka ganito? Actually, meron pa. Magpapakita pa ako sa inyo ng isa pa. This one, ito po siya. Yan. This is a selfie stick. Of course, familiar naman po tayo dito. Yan. And ang maganda ang purpose nito, itong binili ko na ito is actually meron pa siyang pwede mo siyang mag-stand. So double purpose. Pero binili ko na yung mga variations na gusto ko talaga. Yan. And guys, so far, dun sa mga pinagbilhan ko ng ganito, so far, I found them legit talaga. You will be satisfied of the quality, kahit papano. And hindi po siya kamahalan. But if you want to purchase from me, I'll give you a discount. O, para naman may kitain tayo, ganun. Charot. Okay, so, yun. Okay, sir, kailangan ba talaga lahat meron yan? Kapag magbablog tayo, actually, hindi naman po required.
Pero if you want quality videos when we create our vlogs, I think it's better that we invest on these things. And mind you, ulitin ko po, hindi lang po ito pinag-isipan na bukas gusto ko na, hindi. It took me a lot of courage and decision making kung bibilhin ko pa talaga, ko ba talaga ang mga ito or hindi. Pero yun, kaya nga, matagal ko rin pinag-isipan kung talaga mag-i-invest ako ng mga ganito. And it did not give me dissatisfaction. It gave me actually a fulfillment, no, pagdating sa pagbibideo. And yun nga, halos madalas kasi na gumagawa kami ng video sa school. So, why not invest na lang? Kahit for school consumption, at least for personal consumption, magagamit mo rin. So, if you want to buy, guys, I can issue you receipts. May mga receipts din tayo pagdating sa ganito. Okay? So, yun yung mga significant materials na kailangan po natin. Okay. Medyo itago na po natin ito. Wait lang. Ang ganda talaga niya. Promise. Alam mo yung satisfied ka talaga for life. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Di ba? Okay. May pabag po siya. Okay. Ano pang meron tayo dito? Yan. Tripod. Ayan, selfie stick. This one. Oh, so, alam nyo naman siguro, guys, kung ano ito. Ito yung ginagamit ko ngayon. This is actually mahaba to eh. Hindi ko na sigurado kung ilang metro ito. But it's more of parang nasa 3 meters. Ganon. Mahaba to talaga. And pagdating sa condenser, pagdating sa noise cancellation niya, you would really love it. Matagal ko na rin po itong nabili and wala akong disappointment sa pagbili ng product na ito kasi talagang lagi-lagi ko siyang nagagamit kahit sa personal ko. Yan. So, yun po. Lapel is also one investment. Bakit? Kasi pag nagre-record tayo ng video later on, nagsa-sounds, alam mo yung clarity, yan. Number one yun na kailangan na makuha natin pagdating sa vlogging. You get the clarity of the message. You can relay the message clearly. And it can be resolved using a condenser, a microphone like this. Okay? So, at least, hindi nyo problemahin na kumuha pa ng editor na tatanggalin yung ng editing app na tatanggalin yung sounds. Ito na, at least clear na. Wala na kami masyadong problemahin. Okay? Next one, yan, lights. Okay, lalo na pag ang shooting ay gabi, okay? Kaya nito, meron akong mga ring lights ngayon. Kanina medyo dark yung perspectives ko, pero kahit papaano natanggal niya yung mga shadows ko dito sa harap. Nasa likod yung mga shadows ngayon. So, lights are also good to invest pagdating sa vlogging kasi it gives you more authenticity and balance of the content of the video, of the output na i-create mo. Okay? Next also, yan, importante po, meron tayong alam na editing software. Just to share you, pag ako po yung nag-edit ng mga videos, hindi po ako nag-i-stick lang sa isang editing software. Sa video editing, meron akong dalawang ginagamit. Una, si Filmora, which is the easiest one. And yung pangalawa, pag maduguan pero gusto mo nang talagang malinisang pag-i-edit, you use the Adobe Premiere. Yan. So, sir, mahirap po ba sa Adobe Premiere? Mahirap po ba sa Wondershare Filmora? Kailangan nyo lang pong hasain yung sarili ninyo sa pag-edit. Yun po. Para matuto po kayo doon sa mga features niya. And ma-maximize ninyo yung benefits or yung, tawagin to, yung mga tools doon sa video editing softwares na mga ito. And of course, meron din naman po sa mga cellphones. Yung mga bata po natin, marunong sa ganyan, hindi natin kailangan silang turuan. Pero sabi ko nga, pag madibdib ang editing po talaga, I highly recommend Adobe Premiere. And for some reasons, you also use Wondershare Filmora. Sa Wondershare Filmora, doon talaga yung pinaka-final output na ginagamit ko. Si Adobe Premiere, siya naman yung parang tagalinis ko talaga.
tagalinis ng mga maruruming elements doon sa video. Okay? And pagdating naman po sa sound editing, I highly recommend, again, si Wondershare Filmora is also good for sound editing. Marami siyang mga layers na kung saan pwede mong ipatong-patong mo yung mga music. And pagdating naman sa sound or sa noise cancellation, I highly recommend Adobe... Ano na yun? Adobe Audition. Yon. Adobe Audition. Yan. Maganda po yan na gamitin for sound editing. Kasi sobrang manual po siyang po niyang nililinis yung output ng iyong sounds. Okay? Alright. Next, yan. Here are the key elements you should not miss. Okay? Pag tayo ay gumagawa ng vlog. Una po, yan. Sabi nga natin, let's gagawa na lang din tayo ng vlog, let's aim for quality. Okay? Doon sa video output po natin, we make sure na, yun nga, yung mga video footages natin are hindi pala naka-present, sorry. We make sure na ang video footages natin na gagamitin is of high quality. Gamit tayo ng mga phones or camera na kung saan it gives you the quality that you want. Okay? And isa din sa mga problema madalas, no, kapag maramihang events, yung paiba-iba ng quality ng camera, as much as possible, is halos magkakalapit lang po sana yung mga quality nila. Kasi meron yung iba na parang dark, meron iba na parang light, mga ganon. Yung iba parang blurry, ganyan. So, although hindi naman talaga natin maiiwasan, pero again, we are always aiming for quality. And sa pag-video po natin, ang isa sa mga sinasuggest ko lagi sa mga estudyante namin is, you don't do still videos. Still videos, parang hindi lang siya nag-move, ganyan lang. Okay. That's the importance. Ito yung kahalagahan na meron po tayong mga stabilizers, mga gimbal, mga tripods, mga handles po. Ang kahalagahan po nun is that we can make control of the movements doon po sa ating ginagawang video para hindi po siya shaking, para maayos po yung kanyang footages. Okay? Next one, sound materials. Yan. Mahalaga din po ang sound materials na ilalagay natin sa ating vlog kasi that gives life to the content that we share. Kasi parang kung pure sounds ka lang, ay kung pure voices ka lang, kung pure videos ka lang, what's the sense? I mean, parang kulang siya ng buhay at walang buhay talaga. Okay, so, buti sana kung interview lang yan, no? Diba? Kung interview lang yan, sige, mas okay pa. Pero, pagdating sa ganitong combination ng mga footages, we make sure na meron tayong mga sounds na gagamitin. Especially, yung mga sounds na akma talaga. Huwag lang mo tayong gamit ng sounds na, ay, para lang may ma-sound. Maganon. Then, ito po ha, suggestion ko lamang po, huwag po kayong madalas gumamit ng mga, ito napapansin mo natin sa pag-e-edit ha, through to teachers and students. Madalas, ang dami-dami natin ginagawang sinisingit na, tawagin to? Marami tayong sinisingit na mga songs. As in, daming cuts. Like, ewan ko kung nakakailang songs tayo na parang gusto natin i-jumpack lahat yung mga songs na yan. Which is, hindi na po siya nagbumukhang maganda. I mean, hindi na talaga siya maganda. So, kahit pa paano, mag-limit tayo, 2 to 3 songs siguro, 2 to 3 musics, then subukan natin mag-search ng mga wala talagang lyrics. Although, hindi naman natin maiwasan yun pagdating madalas sa mga contents. Pero, alam niyo yun, case-to-case basis. Pero, let's goal na wag sanang ganon yung mangyari. No, wag nating i-jumpack. Let's have minimalist style na mga sounds pero may dating, may impact. So, yun. Ang importante lang naman po dyan, pag gumagamit tayo ng sounds, if we use transition the image, the mood of the video from a sad to happy, to exciting, to disgusting, to, alam mo yung ganon, Doon nagkakaiba, pwede mong bigyan ng mood yung video mo by using different sounds, sound effects, okay? So if you want to put emphasis on a certain word, bigyan mo ng mga tung sound or mga
mga pasabog sounds. So okay yun. Effective yun. Okay? Pero as much as possible, no, we only use sounds the minimally. Kasi baka mamaya i-overpower niya yung content ng ating video. Okay? So, yun po. Next one would be video support. Ito po ha, the best technique when doing a vlog is that a lot of video support can actually represent a certain line. Okay? A certain sentence, a certain issue. So, ang suggestion po natin dyan, the more video support that you give, the better is the impact. I mean, yung dating, hindi siya boring na panoorin. Kasi maraming kang content na binibigay eh. Halimbawa na lang, sabihin mo, ang pagtutulungan ng mga stakeholders. Tapos ang present mo lang dun, parent lang. So, siguro mga 2 seconds, 3 seconds, bigyan mo lahat ng image yung mga klase ng stakeholders doon. Ija-jump back mo. Mag-silence ka, magkaroon ka muna ng silence ng voice mo doon sa after mo sabihin yung pagtutulungan ng stakeholders. And then ipasok mo lahat ng mga to. They will put meaning kasi video na yan. Hindi, it gives already a meaning of the content that you are creating. One line or minimal voice or statements, okay na po yun. Hindi mo kailangan ng maramihan. Okay? Maliban sa mga documentary style na parang it's more of narratives. Okay? So, yun. Okay? So, please, again, aim for quality. Okay? So, next one po, it's the script. Okay? Importante rin po ang script kasi nga, it will give you the life of or the direction. It gives the direction of your vlog. Okay? Mamaya po, makikita nyo kung paano tayo magkaroon ng flow dapat pagdating sa script writing. Okay? So, iba ba yung camera natin? Parang hindi na niya tayo na-detect. Ayan. So, okay pa po ba kayo? Mag-comment naman po kayo dyan ng shoutout nyo naman po yung mga idols ninyo dyan, yung mga favorite channels ninyo. Okay? So, yan. Okay. So, at least, sana nandyan pa po kayo lahat to watch this video or this session. Okay? I hope na marami po kayong natututunan. Alright? The next one, yan, editing skill. Importante po ito kasi una sa lahat, vlogger ka. Okay? So, at least kahit papano, marunong ka mag-edit. Yung iba kasi mga vloggers, lalo na yung mga sikat, meron na talaga silang mga binabayaran talaga yung mga video editors. So, pwede nyo rin akong bayaran kung gusto ninyo, kung magpapa-edit kayo sa akin. Okay? Yan. Ay, meron din pala akong isi-share sa inyo na magandang application pagdating sa editing. Lalo na pag ang videos ninyo, ay ang ilalagay ninyo, kasi true for some cases, mga photos lang. Punta kayo sa, maghanap kayo ng installer ninyo ng, ano yun? Wait lang, i-search ko. Ayan? Yan, Pro Show Gold, yun po ang i-search ninyo na ay ihanapin niyo ninyo ng software para sa inyong editing skill. Maganda po siya for photos. Okay? Next one is clarity of voice. Yan. Importante po 'yan. So dapat kahit papaano, meron po kayong ganito, meron po kayong lapel. Importante po 'yan. Okay? Then ito naman yung mga powerful websites for vlogging. Okay? So ang ito, parang mga tricks lang siya na ginagamit ko pagdating sa pagbablog. Lalo na kung hindi naman, ano, halimbawa, parang hindi naman contest, ganun. So, maganda itong mga to. Una, sa Canva. A lot of you knows Canva already. Pero, i-maximize nyo po yung paggamit ninyo ng Canva. Meron pa akong tutorial about Canva na sa channel ko po. Tingnan nyo po kung paano ko ginagamit yung mga elements doon para mag-create ng bagong output na hindi lang tayo nakabase doon sa kung anong template na binibigay ni Canva. Although magaganda yung mga templates ni Canva, just copy and paste, maganda talaga. Hindi mo na kailangan mag-isip. But for creativity reasons, I think you can make your own signature, no, on editing. Mayroon na rin pong, pwede na rin pong mag-edit doon ng videos.
yon, Canva will really give you a lot of benefits. Lalo na nagamit ko ang Canva noong nagsulat kami, gumawa kami ng school paper, and it really helped me a lot. Ah, sa Canva rin pala, kasi meron din siyang option, napaka-flexible din ang option niya pagdating sa mga sizes. Like, ano ba, gumawa ka ng Google header, Google form header, or YouTube thumbnail, or Facebook cover. It will give you a lot of options na po. So, wala kang ipaproblemahin pagdating kay Canva. Actually, ako nga, sabi ko, ayoko matutunan tong Canva, ang hirap-hirap, kailangan pa ng internet. Pero alam nyo guys, nung nakuha ko talaga yung advantage na matutunan si Canva, nagkaroon ako ng opportunity na aralin siya. Like, sa ngayon, independent na tapo talaga ako pagdating sa Canva. So, yun. And, yan. Ito naman. Ano nangyari dyan? Wait lang. Ayusin po natin. Parang may mali sa Pilipinas. Eh, sige, okay na yan? Okay. Ito. Ito naman yung channel kung saan nagkukumukuha ng mga free music. Okay? Yung copyright free music. Ang kailangan lang po dito is i-acknowledge nyo lang po sila sa inyong mga YouTube channels. Halimbawa, si Audio Library. Yan. So, Audio Library po, marami kayong makukuha ang mga forms of music dyan na kung anong theme ang gusto ninyo. Then, the next one is Infraction. Yan. Infraction. I-search nyo lang po si Infraction. Ang role lang po nila is dapat ma-acknowledge sila doon sa, mabigyan sila ng credit doon sa description ng inyong i-upload na video sa YouTube. So, yun lamang po. And maski sa Facebook, para at least hindi kayo ma-copyright. Lagay nyo agad, meron na silang format doon sa description nila kung ano yung way mo dapat ng pag-acknowledge or pagkikredit sa kanila. Okay? Yan. So, ito naman yung structure or suggested structure and format pagdating sa ito ha, based on experience po ito. Okay? So, una, doon sa part ng script, sa video, and sa output. Yan. Yung tatlo na ito, dito nyo makikita kung paano namin inaayos yung aming vlog. So, yan. So, pag magsulat po kayo, ng gumawa po kayo ng vlog, hatiin po ninyo yung paper ng tatlong kalam. Okay? At yung tatlong kalam na yun ay kinapapalooban ng ano yung script, ano yung sasabihin, anong video, at anong klaseng music. Para alam nyo yung direction kung saan ninyo tatapusin yung ano. Maganda na meron na po kayong ganito so that hindi na po kayo mahirapan pagdating sa, wait lang, ayos lang natin yung sarili natin. Yan. Para hindi na po kayo mahirapan pagdating sa output, okay? Importante na meron na kayong susundan para nang sa gayon ay hassle-free na kayo. In short po mga kapatid, may plano na. Okay? May plano na kayo. Okay? Una, pag gumawa kayo ng script, of course, merong opening, ano yan, merong opening spiel. Okay? Then, labas mo ang issue. Pagkatapos, sa paglalabas pa ng issue, mga kapatid, hindi po necessary na, ano nga ba? Yung parang, sabi mo agad na may issue, hindi. Yung video pa lang, kahit hindi mo na yun bigyan ng script or ng voice or ng narration, pakita mo na yung issue na doon sa video pa lang, may problema or may significance, yun na yun, okay na yun. Okay? Then, kumuha ka ng mga interviews. Short interviews are good. Okay? Then, give your stand. Diretso mo na yan. Ano na yung, magbigay ka na ng short narratives doon sa stand mo. Then, interview ulit. Then, support to the stand. Doon sa support to the stand, pwedeng ikaw ang magsabi, pwede namang iba. Okay? That will give you better interaction or interface or involvement ng mga taong beneficiary ng vlog. Okay? Then, at the end part is your advocacy. Ano nga ba yung pinaka-powerful lines na dapat tatatak sa tao pagdating sa vlog na gagawin mo? And finally, yung closing. Sa closing and opening, pwede na ito yung mga structured, di ba? Limbawa sa mga channels na pinapanood natin, di ba meron talaga silang mga opening na mga introductions? Yun. So yun yung mga pwede ninyong gawin, mga kapatid. So ito lang po yung format na ginagamit namin pagdating sa school, sa case namin, na meron kaming sinusunod talaga na flow. Why? Bakit magkaroon? Pwede rin naman po kayong gumawa ng sarili ninyong flow so long as mapakita nyo pa rin yung advocacy. Okay? But this one, ito na yung finormat namin
parang naisip lang namin na gawin based sa mga videos na napapanood namin, na ito na yung parang nakita namin na general na hindi na pwede mo siyang gawin in a short span of time. Okay? Na hindi mo kailangang ang haba-haba ng mga footages na gagamitin mo. Short footages and but effective footages are good for vlogging. Okay? So, yun. Yan. Using an opening and closing spiels. So, sabi ko, bakit mahalaga na mayroong closing and opening? Opening and closing. Una, it introduces the channel. Okay? Importante po yan. Then, pangalawa, taas po ulit natin yung mukha natin. Okay. So, pangalawa, it catches viewers' interest. Okay? Pangatlo, it gives overview of the content. Kung anong klaseng content ba ang kinikreate mo. Yan. Then, establishes the channel brand. Of course, mahalaga yan. It's because parang kung may opening ka, may opening sa, ito yung kay, maganda to. Like, ito yung mga content na gini-create niya. Yan. So, dun pa lang, meron na agad impact dun sa audience na by the next part of your videos, papanoorin ulit nila. Parang ganon. Okay? So, yon. Alright. So, that's the end po of our forum. Kung may tanong po kayo, nilagay na lang natin yung mukha natin. Ayan. So, kung may mga katanungan po kayo, pwede na po kayong magtanong, then sagutin po natin. Okay? So, alright. Sige, pwede po tayong magtanong kapag may mga katanungan po tayo. Make sure po mga kapatid na nakapag-fill up pala kayo ng ating Google Form para po sa pagbibigay ng load ha. Kasi, importante po yan para makita natin talaga kung sino yung mga active sa ating live today. Okay. So, yon. Alright. So, wait lang po ha. Magda-transform lang tayo doon sa ating main scene. Okay.
Hello? Hello, naririnig po ako? Ayan. Okay, so pwede na po tayong magtanong. Pwede na po akong sumagot sa mga katanungan ninyo kung meron pa po kayong mga katanungan. Ayan. So, recorded po yung ginawa natin kanina. So, ang ginawa lang po natin ay nag-live lang. Ay, wait lang. Parang, why do I look so dark here? Wait, open natin yung ring light. Ayan. May paring light tayo. Okay. Sir Edison, yung registration form nakapost na po dyan sa ating comment. Okay. So, ganito po ha. Sa lahat po ng mga nabigyan ng reward, kindly comment po yung inyong yung inyong pangalan, yung complete name po para maka-claim po kayo ng rewards. Mapa-forfeit po kapag hindi. Okay, yung mga nandito po na nanonood, sila lang po yung mabibigyan ng reward. In case. Ayan, may tanong po tayo. Sir Edison, ibang tanong po siguro. Ah, Sir Edison, ano na lang po, kapag hindi po ma-found, balikan nyo na lang po yung pinost ko dun sa Facebook page ko na Estudyant Tips din po, sir. Nandun po yung pinost ko. Ayan. Hindi ata kompleto yung link na ibigay ko, sir. Nandun po sa ating Facebook page. Hindi ko kasi masyadong masundan. Ah, yun. Nakita ko na. Wait lang, sir. Okay na. Ayun. Okay. May tanong po tayo. Okay, so kung wala na po tayong tanong, pwede na po tayong mag-out. Pwede na po tayong mag-out. I would just like to say thank you so much po sa lahat ng mga nanood ng ating live. I hope na marami po tayong natutunan. If you need some technical assistance po pagdating sa vlogging, you can still contact me po. Nang part ng script, may suggest style po ba? Ma'am Genevieve, pagdating po sa script, wala pong limitations. Based sa experience ko na gumawa ng video content sa SDO Cagayan. Magkakaiba kasi po, depende sa style ng vlogger. Kasi halimbawa yung ang isang tingnan niyo po na magandang style is yung kay Project Nightfall. Yung style po ni Project Nightfall halos pa question. Bigyan ka na niya agad ng issue. Look at these people. Why are these may mga tanong siya lagi doon sa first part niya. So actually wala naman siyang talagang strict na pinapalo talaga na format. Bahala po kayo kung ano yung sa tingin nyo mag-i-stand out doon sa script or doon sa content na gagawin ninyo. So long as supported po siya ng mga video support. Yun po yung ano. Malaya po tayo pagdating sa script. Okay. May tanong pa po ba?
Ayan. Sa script po, hindi naman po necessary na maahaba talaga yung gagawing script. It can be narrative, it can be interview lang. Parang quick lang na sinasabi. Kagaya po nung pre-present ko sa inyo kanina, hindi naman po siya ganun kadami na yung mga bata, yung ginawa ng mga bata, hindi naman siya ganun kadami na mga sinasabi talaga eh. So, depende po sa style nyo talaga. Kung ano yung sa tingin nyo komportable kayo at yung bata na gagawa. Yan. Basta ito po ha, ang nakaligtaan ko po kanina na maganda po na may mga text kang makikita doon sa video. Nakita nyo naman po kanina yung mga samples natin. May mga tawag nito. Meron po siyang mga subtitles. And parang if you want to emphasize a certain word, meron siyang pinapalaki mo yung word na yon. So maganda po yun na kwan. Maganda po yun na style pagdating sa pag-e-edit later on. It gives emphasis po kasi. And lalo na pag halimbawa for posting siya and ang language talaga na ginamit mo is Filipino. So give English subtitles para for general viewing. Ganun. Ayan. So may tanong pa po ba tayo? Okay, so since wala na po tayong tanong, maraming salamat po sa inyong suporta sa panonood po ng ating Campus Journalism Vlog lecture or tutorial or training. Yan. I hope sa mga susunod po nating training ay makasali din po kayo. You can request po, ang balak ko po next time will be on news writing para makita nyo po kung ano yung mga nuances, how to create a powerful news na it will give you an edge pagdating sa pagsusulat. And maganda po kasi na masimulan agad ng mga bata talaga na matutunan ang news writing kasi it will give a domino effect on the other styles or genre of writing in campus journalism. Kasi una naman, kailangan there should be facts. So arranging of facts po talaga yung pinaka-importante pagdating sa basic foundation ng campus journalism. So, since wala na po tayong tanong, again, maraming salamat po. I hope na hindi po kayo magsawang sumuporta. Please like and share po. And please do subscribe in my YouTube channel sa mga hindi po nakasubscribe. And you may share this video po after kong mag-end ng video para rin po mapanood ng mga iba. Yan. So, maraming salamat po. Good night, everyone. Ingat po tayo bukas. Meron po tayong pasok. Umuulan, yan. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat. Bye-bye.